So, pasok mga suki, pasok mga suki. Oh, magsimula na tayo ng ating mga ano, ng ating balitaan habang maaga dahil sigurado, panigurado eh si Banat Bay mag-aano. Panigurado si Banat Bay, yan ay magbabali balita ngayong ano, ngayong gabi na ito. Oh, sige. Dahil diyan. Oh, sige, hinaan lang natin 'to. Ayan. So, magandang gabi. Ito na naman si Boss Dada. Tayo na naman ay maghahatid ng mga entertaining na balita. Entertaining kasi yung mga bad news gagawin nating good news, di ba? Hindi pala. Yung mga bad news gagawin nating funny news. So, ayan, ano ba ang topic natin ngayon? Ang topic po natin ngayon ay as usual, umalik si Boying galing ng ibang bansa, tapos kailangan everyday meron siyang press conference. At matapos siyang baboy-babuyin ni Congressman Tevez at hindi siya makaimik, eto na naman, meron na naman siyang bagong ano, meron na naman siyang bagong mga pakana, mga bagong intel report daw. Eh, alam naman natin lahat ng mga intel report nito ni Boying palpak. Sabi nga niya, noong nakaraan, uuwi na ng Pilipinas, galing din sa intel niya yan, di naman nagkatotoo. Oh, pero eto mga bossing, bago si Boying, pag-usapan muna natin yung kanyang jowa. Yung jowa niya na estapador. Oh, kilala niyo ba kung sino yung jowa ni ano ni Boying na estapador? Oh, ito ha, yung shota ni Boying na estapador na si Katapang. Oh, ayan, sabi ko nga sa inyo, si Katapang yung napakayabang na ipinalit kay DG Bantag diyan sa Bucor. At napakarami niyang nakitang mali. Sobrang dami niyang nakitang mali, hindi niya nakita na pati siya nagkakamali. Oo, bakit natin nasabi? Oh, kasi hindi ba natatandaan ninyo si ano, si DG Bantag. Meron siyang sinasabing corrupt daw si DG Bantag. Kurakot daw si DG Bantag kasi meron daw siyang pinagawa na no, meron daw siyang pinagawa na kulungan. Tapos 96% na daw bayad. Pero hindi pa tapos yung kulungan. Kaya dahil doon gusto nilang si Bantag ay sampahan ng kasong korupsyon. Ngayon, sa sobrang linis ng budhi nito ni Director General Katapang diyan sa Bucor, sa sobrang perfectionist niya, nagpagawa siya ng sasakyan. Ito ang nakakatawa, tapos na, hindi niya pa binabayaran. Oh, kabaliktaran ito nung kay Bantag na mababayaran na, pero yung construction hindi pa tapos. Ito naman kanya, yung kay Katapang naman, natapos na yung pinagawa niya, pero hindi niya pa binabayaran. So ano to? Ano to, sir? Ano to? Estapador? Estapador lang ang peg natin, scammer. Oh, kasi kahapon, may mga nagsusumbong sa atin dito. O, yung mga nagsusumbong kahapon na yung patungkol kay Katapang. Nireklamo si Katapang kay Tulpo dahil nga, ito si Katapang nagpagawa ng sasakyan. Nagpagawa ng sasakyan, kayabang-yabang, wala daw siyang paki sa presyo. Pero nung binigay na nung gumawa yung presyo, yung kanyang sasakyan gumagana na, umaandar na. O, nasa kanila na yung sasakyan. Nagagamit na nila. Pucha, ang nakakatawa, hindi pa nila binabayaran. Alam nyo kung kailan pa. Alam nyo kung kailan pa, mga bossing. Alam nyo kung kailan pa
November, December, January, February, March, April, May, June, putragis, 8 months na. Oh, walang hiya, hindi na daw pinasabi ni Hot Bebes, hindi na daw siya pinapapasok doon kasi nga naniningil siya. Oh, binawalan na raw, anak ng tinapay kakatapang, ang sama ng ugali mo. Oh, nako grabe ah. Sabi ko nga sa inyo, itong mga tao na mahilig magbintang, madalas sila po yung Satanas. Oh, lagi nating sinasabi 'yan. Kung sino yung unang nagsabi na ang baho, sinong umutot? Malamang sa malamang, yun po yung umutot. Laging ganyan mga bossing. Kaya ngayon, ito si Katapang, nung siya'y dinagay dyan sa Bucor, walang ginawa yan kundi magsumbong ng katarantaduhan, magsumbong ng ganito, mag-expose ng ganito. Sa sobrang pag-i-expose niya, pati siya na-expose na. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, dilawang tae yan eh, si Katapang. Oh, dilawang tae yan, sa totoo lang. Yung mga dilawan, ganyan ang mga ugali ng mga yan. O akala siguro nila hindi sila masusukol. Sabi ko nga sa inyo, walang plano yan na babayaran. Kung hindi pa nagpatulpo si ate, hindi pa babayaran. Hindi nga natin alam kung binayaran yan eh. O hindi ba? O gusto niyo nang malaman. Gusto niyo nang malaman yung tungkol diyan. Sige, ito na. O ito yung episode diyan sa Wanted sa Radyo na ipinalabas ni Erwin Tulfo. Nagmamalinis para matakpan ang baho nila. Ganyan yung mga yan. Ayan, oh, Katapang na Tulfo. Alam mo, Katapang, nakakahiya ka. Ang tagal-tagal na nibantag dyan sa Bucor. Ang tagal nibantag dyan. Ang dami na nga kamon pinapatay niyan dyan. Ikaw, wala ka pang ilang buwan. Pucha, mangi-istapa ka na kagad. Ang kapal ng mga mukha nyo, sa totoo lang, isa-isa na, sabi ko nga sa inyo eh, nakakarma na isa-isa yung mga mahilig gumawa ng eksena. Kaya nga sabi ko sa inyo kayo, yung Diaz tsaka Digamo, ganito ang ginagawa nyo kay Katapang. Tingnan ninyo, hindi kayo sinwerte. Ito si Katapang, tingnan mo, hindi na nga sumikat, pucha. Hindi na sumikat ng istapa pa. Nobel Tulyao, you miss me for 2 days? Why? Oh, you did not eat breakfast with me? Oo, kawawa yung may-ari kasi inutang pa daw niya yung mga pyesa. Hindi totoo, mantakin mo. 745,000. 745,000 yung halaga nung pinagawa niya. Kasi nung binigay daw nila yung sasakyan, ang ayos lang daw yung itsura pero lahat daw sira. Sira yung pang-ilalim, sira yung transmission, sira yung radiator, sira yung sensor. Yung mga ganyan kasi, bulletproof kasi yung ano na yan eh, yung sasakyan na yan. So, gusto nilang buhayin yun kasi nga, dyan, sa dami ng ng kabulastugan nila, kahit pagbabarilin yan, hindi sila mamamatay. Sabi ko nga sa'yo eh, bakit ka magbubulletproof? Ba't magbubulletproof ka na sa sasakyan? Hindi ka naman sikat. Siguro marami kang ginawa sa buhay mo na kabulastugan. Oh, so ayan, oh, kaya tama yan, Lani Coronel, si Prince Diaz din, natulpo din yan noong 2016. So, ibig sabihin, itong lahi ng mga, ng mga DOJ, yung mga may connecta sa DOJ, ayan, ganyan na nangyayari.